Bedan Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down. Thank you for your courtesy. The proud parents and graduates to whom this moment rightfully belongs. Other distinguished guests, ladies and gentlemen, I have 2 pages actually, and I could read it in about maybe a minute and a half. Kakahiya, no? Forgot the exact place. Maybe it was on that side when I took my oath of office as a member of the bar. Alam mo, my mother was not here and nobody was with me. Kamatay lang ng tatay ko. But still, I remember that I wept a little sa banyo. And thank God for the privilege of having been a graduate of the San Beda College of Law. I'd like to share with you the vignettes of my kukunting ano sa buhay ko. Actually, naiinggit ako sa inyo kasi hindi ako pinayagan ng mga brothers pati pare mag-graduate. Because on the last days of our for the year, mag-graduate na, we're practicing yung ensayo na kung paano mag-ano ng diploma to take a bow. And then suddenly, there was this happening inside the school. Huwag na natin pag-usapan yon. Kasi magagalit yung pare, pati. So I got expelled. So I was not allowed to join the graduation. So ako naman umuwi na lang sa Rabaw because at that time, expelled ako. Anong nanay ko nagtanong, sabi niya, Rodrigo, kailan ba ako pupunta ng Maynila? But I kept assuring her that graduation was coming and, you know, as a mother, excited as I was, she was in a hurry. Sabi niya, mukhang may graduation ata, nabasa ko sa ano, newspaper. Sabi ko, ma, sabi kasi ng pare, magulo. Magulo talaga ang Mindiola noon. We were the martial law lawyers. We took the bar under immense pressure. You know, every 300 meters, andoon yung Metrocom. At lahat yung matataas na buhok, ginupitan. Those were the times, so it was not really good for anything except maybe to go home and relax. Sabi ko, masabi ng pare kasi magulo ang Mindiola. And may mga pillbox kung saan-saan naglipad. Nagmisa lang kami sa Abbey Chapel. At binigyan kami ng diploma na wala naman laman. Para sabihin lang na graduate, definitely the graduation will take place. But maybe during a more somber time. So, niwala naman ang nanay ko. So, finally, on review, the faculty sa law, San Beda, decided to pardon me and allowed me to
take the bar. Kasi kung hindi nila ako certify, paano makakuha that I have graduated in the course of the College of Law? So I was allowed to take the bar. I was certified as a graduate. So nakakuha ako ng bar sa awa ng Diyos. Pasa naman kami. 73, I became a lawyer. Kaya dyan ako nag-oath noon. Many years after, I don't know if they're still around, may crush kasi ako ng isang istorya lang man ito. She was that lady na makita mo doon sa St. Alsem's building. If you go up, yung babae na, I don't know if she's still around, yung babae doon nakaupo na may lunal dito. Kasi kung nandito pa siya, pakasalan kita, ma'am, pag nabiyuda ka na. Ma'am, if you are still around, can I just maybe shake your hand? So, many years after, after my speech, nobody talked. Oh, so would you rather that we go home? Pwede mo, chismis muna tayo dito. Istorya mo lang itong graduation kasi. Many years after, pumunta sila sa Church of Transfiguration. You guys from San Beda, if you have time, you travel to Bukidnon. There's a church there called the Transfiguration Church. And every afternoon, yung mga monks natin kumakanta. Pumunta doon ang mga teachers, they called it immersion, I do. But the late Father Lacson was with them. Tapos usap sila na, yung sa Davao was just a few more kilometers, Davao ka na. So sabi nila, punta tayo ng Davao. Kasi yun si Mayor Berdan. But at that time, I was in Taiwan. Ang problema pagdating doon, there's a small community of Berdans. Most of them are graduates of inferior schools. One in Diliman, the other one is in Padre Paura. Kukunti lang kami taga San Beda, but one of them was the Aquino family. Quite rich until now. So siya ang nag-blow out. So lahat ng Bedan niyaya. Nagsiputan doon lahat. Sabi na wala man si Mayor, we will invite the mother. Di ang mama ko pumunta noon. Nung nakausap, pinakila, Father Lacson, ito yung nanay ni Mayor Duterte. Sabi ng nanay ko, Father, yung graduation nila Rodrigo. Sino ang graduation nila niya? Natuloy ba yun? Sabi ni Father Lacson, sabi ng mga nandun, natuloy. Bakit? Kasi hindi man ako napunta, there was no proper notice or anything. Sabi, why? Did your son told you the truth? Sabi ng nanay ko, ano pala ang totoo? Sabi niya na-expel dyan kasi may binaril na tao doon sa loob sa San Beda. Nung pagdating ko, I was confronted by my mother. Alam ko kasi yung style ng nanay ko. Pag sinabi, sabihin mo kay Rodrigo, dito siya kumain kasi magpaluto siya ng inununan. Inununan sa Tagalog. Paksiw. So, paksiw. Pagka ganun, okay yan. Pero pag ang message is, papuntahin ka ng nanay mo, ngayon, delikado na yan. So, pagdating ko, sabi niya, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? So, lumuhod ako. Talagang lumuhod. Literally, I knelt down in front of her and
said, mapasaylo ako. Pasaylo, patawarin mo ako. Ayaw ko lang kasi kayong ipahamak. You would have to worry. But at that time, when I went home early, I was expelled. Though I was reconsidered. So, and eventually, naging 73 kami, release ng baro. Maya-maya, the first offer of award, Achievers Award. So ako, si Pitoy Moreno, and I think marami, lima kami noon. Nung sinabi sa akin, sabi ko, yung punta dyan, expelled kayo ngayon, award, anong klase ito? Hindi ako pumunta. Tapos, second time, kita-kita kami nila, Fred Lim. So, bakit di ka sumipot doon? Pinatawad ka na nga, ikaw pa yung suplado. So, the next time I was given this award, sumipot ako. Tapos, this is my first time with you actually. But, yung previous alumni, kita-kita kami, I was awarded, karami kong, you know what, hindi ko kayo niluloko ha. Ni sa pag-aral ko ni Tansan, walang nagbigay sa akin. Ngayon, yung San Beda, may ito yung trophy. Tapos ngayon, now, introducing the Hall of Fame, Rodrigo Duterte. So may medalya, kalaki, pati plaque. Sabi ko, sino pa ang nasa Hall of Fame? Sabi niya, wala, ikaw lang mag-isa. Well, anyway, I would like to thank the Benedictine community for such a wonderful show of mercy. Ika nga, ano yung sabi ni Shakespeare? The act of mercy is never strained, something strained, yung hinahasa. And I got back being an awardee. Pero sa scholastic, patay. Kung hindi nyo sirain yung Mingjola Bridge, yung sa kanto, saan ang College of Law? Jesus, Mario Sepp. Walang ginawa yan kung galing sa library. Yan yung Mingjola, yung bridge. Pagbaba mo, Ligarda. Yung kanto, nandyan pa. Oh, chilled beer. Yung ilaw na yan, naging judge, says, puro. Clavicilia is the, used to be the judge of Naga. Doon kami sa ano, kaya sayang ito sila, di dumaan kay Solidom. Pwede pa ba ako magsalita? Wala. Wala man akong iabang. Walang medalya, wala lahat. So, ito na lang yung ano. Yun, kasi late tagrin din ako eh. Noon is Veronica. Pino, by the way, Sebastian, yung youngest son ko, beda niyan. Walang ginawa kung hindi maghabol ng babae hanggang ngayon. Kagaya na trabaho na tatay niya noon. For this one is worse. Paragi kaming may dynamics yan kasi may mga anak eh. So I was proud to be called the Bedan. Itong anak ko, gusto na rin mag-aral dito. Gusto niya magtira dyan, sabi ko na. You're better off with your mother sa Davao Lansa. Sabi niya, pa, yan bang matanda na yan nandyan sa ano, kabinet mo? Sabi ko, sino anak? Yan yung matanda na yung Bisaya. So, si Leonor Briones. So, oh, yan. Di ba,
Bisaya yan, sabi ko. Sabihin na, ano man nakain niya, bakit hinabaan niya itong kurso namin K-12? Sabi ko, nak, wala man tayong problema dyan. If it's just a matter of suggesting, I can. But, sabi ko, I would have to go into incongruity. Ngayon, bakit? Kung alam mo na, ang original K-12 talaga, tatay mo. It took me 7 years to finish high school. Kaya matanda na ako sa kanya, I'm 73. Ito sila rin yung mga 70 lang yan. Kasi na, well, including the scholarship of Soroy and Soroy is Lakwatsa. Took me 7 years actually. Meron akong isang binets, sabi ko sa kanya. May professor kami, kilala ang anak. Professor ni Abian. He's the youngest to talk the bar, pass it at the age of 20. He could not take his oath of office because wala pa siya sa edad. He had to wait for 1 year to record holder. He's the youngest to tap the bar. Sabi, pero dumaan ka ba sir kaya, no? Kay Solidom? Ha? Itong Solidom na ito, galing ito Kapis. To justice, ang boses nito, may mga taga law school, ang boses nito, yung boses, ano, shrill. That's what, shrill. And he could only pronounce the last syllable. Bete! Tinlig, rin ako. Laurente, pati ako, tumindig. So, grout siya na, ano? Pero lahat kay dumaan kay Solidom. Ang remedyalo, una kaming natapos. Tapos tumindig kami, sabi niya, oh, God damn it, I did not call you! Sit down ako. Ah, you stand up. Sir, I did not hear my name, sir. Called. Because you are always talking at the back. God damn it, come here in front. Ganon kami sa kalidyo. Ayaw mo siguro ngayon, mga bata. Pagdating ko sa, pinopo ako dyan sa front. Samaya. Okay, Lunti, sit down. You recite. Tindig ako, sabi ko. Sabi niya, what? Sabi ko, sir, there is no question yet, sir. Nagalit. Sabi ba ng matanda? Kaya kagano'n ako yan. God damn it, Duterte! Do not scratch your head and scatter your dandruff in this room! Keep it on your head, that is the only one you have. Dumakip ko yung kay Puno, Solidom, Jack Jacinto. He's still around, sir. Jack? Jack Jacinto. Patay na. Kayo na ang sunod, Bong. That was class 72. But tatlo sa amin ang pumasok sa ano, that's a record. San Beda naman, one or two, but every year, meron talaga yan, dalawa, tatlo. Sa amin, tatlo ang pumasok ng top 10. Or started yung klase namin. So, may I now read the
piece that was prepared by John lang yan, the PMS, yung Presidential Management Staff. Kasi pag hindi, nagsasabi yung gagod ng puto. Hindi mo lang rin pala pagbasa, papagawa pa lang.